Huwag na tayo mag-intro, diretso na tayo sa kwento para sa inyo to. Habang naglilibot si Mayor Boyet sa isang barangay na kanyang nasasakupan upang ipamahagi ang mga relief goods, ay napansin niya ang isang matandang lalaki na nakaupo sa isang upuan sa labas ng bahay na malapit sa pinto. Kumuha si Mayor ng isang subot ng bigas na may kasama ring dilata at noodles sa loob nito, at nagpaalam sa kanyang mga tauhan na abala namang namamahagi ng relief goods sa bawat kabahayan sa pamamagitan ng paglalagay ng tig-iisang supot sa bawat upuang nakalabas sa harap ng kani-kaniyang bahay ng bawat residente. Bit-bit ang supot ng bigas ay nilapitan ng mayor ang matandang lalaking nakaupo sa upuan. "Tatay, pumasok na po kayo sa loob at delikado rito sa labas. Mahirap kapag nahawaan pa kayo ng kumakalat na sakit," bigkas ni Mayor kasabay ng pag-abot ng supot sa matanda. Awang-awa ang Mayor sa itsura ng matandang lalaki. Butot balat na ang katawan nito at lubog na ang mga mata at pisngi. "Wala po ba kayong kasama rito?" tanong ng Mayor, ngunit hindi sumasagot ang matanda. Nakatitig lang ito sa kanya. Gusto niya man itong yakapin ay hindi maaari. Kailangan maging maingat sa mga kilos. "Ang kumakalat na sakit ay traidor. Hindi nakikita." "Sige po, tay. Mauuna na po ako." Paalam niya sa matanda. Nangako rin siya rito na babalik kinabukasan para personal na mag-abot ng karagdagang pagkain. Hindi niya na nilingon ang matanda. Kinabukasan niya ay personal na binalikan ni Mayor ang bahay ng matandang lalaki. Kasama niya ang isa sa mga tauhan niya na may dalang dalawang supot ng relief goods. "Tao po, tao po," tinig ni Mayor habang naghihintay ng sino mang taong lalabas sa pinto ng bahay. Maya-maya ay lumabas ang isang matandang babae. "Si Mayor Boyet po, Nay. May ibibigay pong relief goods," sambit ng alalay ng mayor habang inilalagay sa upuan ang dalawang supot ng relief goods. "Nay, kamusta na po si tatay?" tanong ni mayor sa matandang babae. Nakatingin lang sa kanya ang matandang babae. "Si tatay po, yung nakaupo rito kahapon. Kausap ko po siya eh." "Asawa niyo po ba siya, Nay?" dugtong pa ni mayor. "Isang taon nang patay ang asawa ko," sagot ng matandang babae, sabay pasok sa loob ng bahay. Napatingin ang mayor sa kanyang alalay. Nagtataka. "Sir, kahapon po, lumapit kayo rito sa bahay na ito. Parang may kinakausap kayo, kahit wala namang tao." Pinanindigan ng balahibo ang mayor, kasabay ng panlalamig ng pakiramdam, habang nakatitig lang sa kanyang alalay. Maya-maya ay naglabasan ang ilan sa mga residente. Nagtataka ang mga ito kung bakit nakatayo ang mayor at ang isa sa mga tauhan nito sa tapat ng abandonadong bahay na isang taon nang walang nakatira. Kung umabot kayo dito sa dulo ng kwento na to, pakiusap, pakilike yung video, subscribe kayo dito sa channel ko, pakishare na rin, tapos pakihit na yung notification bell para palagi tayong updated sa mga ilalabas pa nating kwento. Maraming salamat.